What's up mga kabayan? Kamusta kayo dyan? Today is March 21, 2020 at supposed to be may record po ng Primadonas ngayon kahit Sabado, pero wala pa rin po tayong update sa Primadonas at nakita nyo naman sa thumbnail at sa title is magbabasa po tayo ng mga comments nyo nung March 19, 2020 yung episode, last episode ng Primadonas na may record po sila. So bago ang lahat is sana okay po kayo ngayon dyan, kahit naka-lockdown or nag-stay po kayo sa bahay, mas maigi na pong sumunod tayo kahit papano para at least mapigilan itong pagdami ng microbio na ito. So, hindi ko na po babanggitin yung pangalan kasi sayang naman yung pagsasalita ko dito is walang bayad po yun pag binabanggit kasi yung microbio na yun. So, bago ang lahat is bago ko basahin itong mga comments nyo nung March 19, 2020 is gusto ko munang kwentuhan natin yung nakita ko viral ngayon dito sa Facebook na kung saan is isang babae na galing siya ng Japan, which is ngayon may nagsumbong na mga kapitbahay siguro or kalapit na baryo na nakita daw siya na lumabas ng bahay, which is hindi naman dapat siya lumabas ng bahay kasi nga ang patakaran po pag galing ka po ng halimbawa galing ka po ng abroad or kahit sa ang bansa pag pauwi ka ng Pinas dapat mag-stay ka ng bahay 14 days na quarantine ka. So bawal na bawal po yun, nasa rules po ngayon kasi nasa state of emergency po tayo ngayon. Itong babae na to, sa opinion ko lang po ha, isa siya sabi niya doon sa video niya, nilive pa niya sa sarili niyang Facebook page yung conversation nila na nandun nga nagdala pa may police na backup yung mga doktor at social worker ng barangay para pagsabihan siya na hindi dapat naglalabas pag hindi pa natatapos yung 14 days na ibinigay sa kanya na kwan. Kasi kailangan kahit negative ka, kahit okay yung thermal temperature mo, body temperature mo, pag galing ka kasi ng abroad, SOP yun, yung standard operation procedure nila dyan sa Pilipinas ngayon na magka-quarantine ka ng 14 days sa bahay. Pag wala ka namang hindi naman na okay naman na yung temperature mo, so makaka-quarantine ka ng 14 days. For example, ako galing ako ngayon, uwi ako ng Belgium, pupunta ako ng Pinas. Pagdating ko ng Pinas, doon sa mismong barangay namin, is magre-report ako sa barangay, tapos magka-quarantine ako ng 14 days doon mismo sa bahay. Hindi ako pwedeng lumabas. So, ibig sabihin, yung family ko lang ang pwedeng makalabas, makabili ng pagkain, at ako lang, mag-stay lang within na bahay lang. So, ganun po ang nangyari. So, naging mainit yung conversation nila sa Facebook Lives na yon. Siguro napanood nyo na po yun tungkol sa babae na yon na galing sa Japan yon. So, nag-Japanese speaking pa nga siya. Kausap niya yung anak niya kasi galing nga sila sa Japan. So, ibig sabihin, may 14 days na dapat mag-stay sila sa bahay. Kaya lang, may mga mata, concerned citizen na nagsumbong na siya is lumabas na ng bahay na wala pa namang 14 days. So, pinuntan sila ngayon sa bahay para pagsabihan nung social worker at nung police na dapat sumunod sa 14 days na quarantine sa bahay. So, in case na may magkaroon ng, sa 14 days, magkaroon siya ng symptoms ng microbio na yon, is dadalhin siya sa ospital, makukuan siya sa ospital. So, para hindi makalat nga naman yung virus, sumunod na lang po tayo. Yun ang opinion ko ha, kasi kahit nilive niya yon sa mismong page niya, is lahat ng tao doon is, pati kung mapapanood nyo, hanggang sa mataapos yun na yung video niya, yung live niya, pati yung nanay niya, at yung kapatid niya is agree doon sa patakaran na pinapatupad ngayon dyan sa Pilipinas na dapat mag-stay lang sa bahay 14 days.
nakikiusap naman, okay naman yung conversation nila, yun mga pumunta dun sa bahay, kaya lang siya isa may pagka kwan, sabihin na natin na mataas ang lipad niya kasi nga galing nga sa abroad, so iniisip niya galing ako ng Japan, so ibig sabihin iba ako, iba, parang ganun. So yun ang mahirap sa atin is nagiging pumupunta dun sa pagka kwan natin paggaling tayo ng ibang bansa, pero sa akin po hindi ko po ginaganon. So sumunod na lang po tayo, lalo na ngayon. So maging ako man, kung uwi ako ng Pinas, pag sinabi nilang 14 days quarantine, magka-quarantine po ako. Susunod na lang po ako. Para at least for the safety din po ng mga tao dyan sa ating barangay, para wala silang masabi. At mas magandang sumunod na lang para hindi tayo maging carrier ng kwan. Kahit wala man tayong carrier, di okay, sumunod na lang po tayo. Yun lang po naman ang opinion ko. So medyo mainit yun eh, kahapon po yata yung live yun sa Facebook, at ngayon nakikita ko ngayon dito sa Facebook ko na ang daming share ngayon. So ang sabi ng mga iba, anong masasabi nyo dito? Yun po ang masasabi ko, sumunod na lang po. Nakikiusap naman sila ng maganda yung mga social worker na pumunta sa kanila is huwag mong sisigawan, sumunod ka na lang, na nagmamalaki ka pa na galing ka ng Japan, keso in-x-ray ka na or whatever, na negative ka naman ng mga ganyan-ganyan na mikrobyo, so sumunod na lang po, okay naman, sumunod na lang na ma-quarantine kayo dyan sa 14 days dyan sa bahay nyo. So na, kung mapapanood nyo, nag-aaway na sila sa live na yon, nag-aaway na silang magkapatid sa live na yon, hanggang sa magsisigawan sila. At sa tingin ko is sumunod na lang din yung babae, pero kaya lang nagkuhan na siya eh, yung sigawan na sila. So sumunod na lang po tayo pag tayo po galing sa ibang bansa at sinabing mag-quarantine tayo ng 14 days sa bahay natin, sumunod na lang po tayo para at least cooperation, makipag-cooperate na lang po tayo, kasi para din naman sa atin yon, at para din po sa lahat ng nasasakupan ng barangay na yon, para hindi tayo masisi kung sakali mang mayroon tayong dala ng mikrobyo na yon. So yun lang po ang opinion ko, at ang haba-haba po ng explanation ko. Ito na po yung mga comment nyo, at maraming salamat, at magsha-shoutout na din po ako sa inyo sa comment nyo dito sa aking episode nung Prima Donas. Sabi ni Lilibet Contilio, shout out po kay Ma'am Lilibet Contilios. Sabi niya, sana masabi ni Lilian na si Kendra ang pakana ng lahat, at lalabas yung Victor at si Franco. So yun po ang sabi niya. So shout out po kay Lilibet Contilios sa kanyang comment nung episode ng March 19 na Prima Donas. So, sabi naman ni Pamela J, salamat sa update kuya. So, shoutout din sa'yo. So, ingat-ingat ka, taga Japan po to. At sabi naman ni Asiram Bakilod, sabi ni Director, walang sinabi sa mga Korean drama, pag bida na inaapi laban patay kung patay. Ito, bida dito, torture, ni katiting di makaungos. At yung Ruben naman na sinasabing hanggang doon lang, wala na basta ang tutok ng director. Kay Kendra at Brianna, kailangan walang kokontra. So, tama nga naman yung sabi ni Asiram Bakilod. So, shout out po kay Asiram Bakilod. Tumutulo na po yun na ating heart. Excuse po. Sabi naman ni Chris Supleyo, shout out po Ma'am Chris Supleyo, dapat barilin niya sa ulo yung driver, mabawasan ng tauhan ni Ibel Kendra. Yun po yung sabi niya. Galit na po. Palagi pong nakikita si Ma'am Chris Supleyo na nagko-comment dito sa mga video na ginagawa ko. So shout out po sa inyo, at ingat din po kayo dyan. Ang susunod po na nag-comment is si Pink Chaser.
So, shout out po Ma'am Pink Chaser. So, palagi din pong nanonood to. Hindi kasalanan ni Lilian yan. Si Direk ang may kasalanan. Binibitin pa kasi hindi mamatay ang Kendra at Brianna nang masisiraan ng bait yung mag-ina. Mag-ina na yan, si Jaime at Lady Prima ay maghihirap din, magiging pulubi ang mag-inang Jaime at Lady Prima. Uling halakhak, sabi ni Pink Chaser. So, talagang nanunod itong mga to. At sabi naman po ni Ma'am Angie Francis, shoutout po sa inyo. Taga Austria po siya, sabi niya. Ingat-ingat po kayo dyan sa Austria. So, sabi niya, sa Austria din brother, nagpanik na rin ang mga tao. Ako nagtrabaho sa Royal Perth Hospital. So ingat po kayo diyan ha. Lahat ng banyo may handle. Lahat ng tila customer service may handle din. Sa totoo lang I'm not impressed. Whoever director is leading Lady Api kontrabida, panalo palagi, anong klaseng series ito? Puro kabalbalan, walang matino. So, galit na po si Ma'am Angie Francis. Ingat po kayo dyan, ha? Shoutout po sa inyo. Sabi naman po ni Yasi Melon. So, tama para patayin at hut-hutan ni Kendra, sina Jaime at Lady Prima. Hanggang sa maubos ang kayamanan nila kasi pera lang ang habol nila, diba? So, salamat po, Mama Yasi Melon. Shoutout po sa inyo. At sabi naman po ni Pobreng Guapo, dito na ako sa bahay mo, Lods. Nakadaan na ako sa iyo. Os na. Okay. Pupuntahan kita, Pobreng Guapo. Sabi naman ni Daisy Ogatis. Shoutout po sa inyo, Daisy Ogatis. Tama, patayin na ni Lilian. Tapos sabi niya, dalawang comment niya dito, Direk ang nagpapatagal. Tapos sabi naman ni Sayo lang ako. Shoutout po sa inyo, Sayo lang ako. Oo nga po, sana matuloy para mamatay si Jaime at Lady Prima sa pagsisisi. So yung pang sabi niya. Sabi naman po ni Jeffrey, walang imal ka disjong. So yung pang sabi niya, hindi ko maintindihan, walang. Test Panganiban. Shout out po kay Tess Panganiban. Sabi po nga niya dyan sa video na yon, is correct ka dyan, sabi niya. Tapos may sumagot sa comment niya, dapat magkaroon ng mikrobyo. Mikrobyo na lang po ang sasabihin natin kay Kendrang Balena, Brianna, Lady Prima at Jaime Mamas Boy. Yun po ang sabi ni Narciso Solar. So yun lang po lahat ang mga nag-comment nung in-upload ko nung March 18, 2020. Yun po yun na madaming nag-comment. Salamat po sa inyo at shout out po sa inyo. At ingat po kayo palagi. So, mag-ML na lang po tayo or maglaro-laro dyan sa bahay para at least matapos lang po itong quarantine sa ating mga bahay. 30 days lang naman ang hinihingi nila po. So, pagtiyagahan na lang po natin. Dito nga sa Belgium po is lumalabas lang din po kami pag bibili ng pagkain. Yun lang po. At kung may trabaho na po kami. Pero ngayon wala pa po akong schedule ng trabaho. Kaya nandito pa rin sa bahay. Siyempre nag-i-stay ako sa bahay para makaiwas din sa sakit. Kasi 2,000 plus na po yung infected dito sa Belgium. So ingat po at God bless. At kung bago ka lang dito sa channel ko, i-click mo na yung subscribe button dyan, ma'am sir, at yung kadaping bell button para updated kayo sa mga bago ko. Maraming salamat and God bless mga kabayan. Babush!